Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ngayong araw na ito, magsisimula na naman ang balatan ng buong linggo. At syempre, ang saya-saya. Bakit ito masaya? Eh kasi ho, nagsisimula na ang batuhan. Batuhan ng putik. Batuhan ng putik ng mga kandidato. At the same time, nagsisimula na mga balatan. At lumalabas na ang totoong kulay ng mga kandidato. Ang saya-saya nyo, ha? Ma'am si Jen, marami salamat. At tayo bilang ng social media vlogger o influencer ko naman ang tawag mo sa atin, eh ating pungihimay-himayin ng mga pangyayari sa ating bayan, ng mga sinasabi ng mga politiko at mga batuhan nila. Habang sila ay nagbabatuhan, nagbabanatan, tayo ay nakikicheer. Awa ka ng tinga, ganun. Awa ka mga tinga, ganun. Nakikiganun nun tayo. At ngayong araw na ito, marami na naman tayong pag-usapan at isang pag-uusapan natin dito eh. Merong lumabas. Ang pangalan niya ay... nakalimutan ko. Basta, siya ho ay dating assistant. Actually, special assistant at ang tawag sa kanya. Assistant ni Manny Pacquiao. Nung ni-research ko yung kanyang pangalan, na ni-research ko siya, eh talaga namang ito ay talagang kasama ni Pacquiao for how many years na. Si Jayke Joson. Matagal niya nang kasama ito. Pag i-research nyo, i-google ninyo, pag ginugle nyo nga yung pangalan niya, ang lalabas, yung mga fight ni Manny Pacquiao. Kasi parang ito yung nag-aayos, blah, blah, blah. Ang matinding tanong ng kababayan natin. Hindi talaga unang pumasok sa utak ko. Ito, tanong lang naman, ha? Ang tanong ng mga kababayan natin, meron kayang Rolex ito si... si Jayke Joson? Hindi, tinatanong lang naman nila. Siyempre, kung ikaw ba naman, ha? Ikaw ba naman ang dating special assistant ng isang bilyonaryo, di ba? Malay mo, baka na-regaluhan. Baka lang naman. At saka wala naman masama dito. Umareguluhan. Pero tanong na lang natin. Kung pwede nga natin ma-interview ito eh. Tanong lang natin. Hoy, baka naman ano, baka naman baka nagkulang. Di ba? Malay mo. Hindi natin alam. Pero ang problema ko, alam nung pinapanood ko ito, nung bandang dulo, medyo may naamoy ako. Oh, hindi ho yung kilikili ko, ha? May naamoy ako. Ito pala ay kumakandidato. Kumakandidato siya. Pero although, in fairness naman, hindi naman po siya kumakandidato bilang presidente. Ibig sabihin, hindi naman niya makakalaban si Senator Manny Pacquiao para siraan niya ito. Okay? Although, may mga nagsasabi din na baka naman kaya niya ginagawa yan para nagpapag-grandstanding. Para mabalita siya at the same time, maibalita yung kanyang party list. Hindi na natin babanggitin yung party list niya. Huwag na yung banggitin sa comments, ha? Walang babanggit ito. Para hindi mag-benefit. Doon lang tayo sa totoong sinasabi niya. Hindi totoong sinasabi niya. Doon lang tayo sa kanyang sinasabi. Usgahan natin kung ano yung sinasabi niya according sa kanya. Okay? Ngayon, kayo po ang bahalang umusga kung ito'y tama, ito'y totoo, o ito'y sa tingin ninyo, gawa-gawa lang. Hindi natin alam, okay? Basta ang alam natin may party list ito. So, delicate. So, para hindi mahaluan ng politika, hindi na lang natin babanggitin yung kanyang party list. Okay? So, wag na unat. Binanggit nyo pa. Kulit nyo naman. Sinabi, sige, bablock natin. Pag sinabi mo, kulit ka eh. Sinabi na, kakabiling ko lang eh, wag banggitin. Binlanggit mo, di ban ka na dito. Ang tigas ang ulo, hindi marunong sumunod eh. Oh, ayan ha. Pag sino'y magbanggit ha, pakiblock na lang. Sinabi ko na nga wag banggitin eh. Oh, binabanggit nyo pa. Diego, pakiblock na lang yung mga magbabanggit ng pangalan ng party list, ha? Okay? O, yan. O, ito. O, panoorin ninyo, ha?
Pakibantayan po mga moderators please kung sino yung magbanggit ng party list, pakiblock. Salamat. Hindi, kaya ho natin ginagawa yun. Kasi para huhusga natin according doon sa kanyang sinasabi, sa kanyang kwento, hindi dahil baka nag-grandstanding. Okay? Hindi natin sinasabing ginagawa niya yun. Kaya nga, huwag na lang ho natin banggitin. Diba? Huwag na ho natin sabihin dito para hindi siya mahusgahan, nag-grandstanding, hindi siya masabihan na kaya niya ginagawa yan ay naninira lang siya kay Senator Manny. So wag na ho natin, okay? Ito, simulan na natin. Alam nyo, sa tagal na namin magkasama ni Senator Pacquiao, medyo magiging emotional ako ah. Dahil siguro, since 2004, simula nung galing siya sa talo kay Morales, tapos napunta kay Marquez, halos kami lang yung magkasama eh. Diba? Parang mahirap talikuran yung ganong klaseng samahan eh. Pero dahil mayroon po tayong prinsipyo, okay, may prinsipyo po tayo na ang tama ay tama at ang mali never magiging tama. Kasi nga tulad ng sinabi ko ha, tulad nga ng sinabi ko na bakit masasabi nating pwedeng hindi naman niya sinasabi ito dahil hindi naman ho siya lalaban kay Senator Manny. So what's the purpose? What's the purpose na sisiraan niya si Senator Manny, 'di ba? So bigyan natin ng benefit of the doubt na maaari, okay? Posible na totoo yung kanya sinasabi. Okay? Panoorin muna natin, maging bukas tayo, ha? So based on that principle, yung last laban po niya, ika-cut story ko na short. Yung last laban po niya, naghanap po kami ng mas makakabuti para sa pamilya niya, para sa kanya, hanggang magretiro siya sa pagbo-boxing. Hanggang sa yung plano niya ang tumakbo ng presidente eh mas makatulong. Ano po 'yun? Ang sinasabi po natin sa tao, mas marami siyang kitain sa boxing, mas malaki yung perang pumasok sa kanya sa boxing, mas marami siyang maitutulong sa ating mga kapwa Pilipino. 'Yun ang main goal. Hindi na boxing eh. Yung goal namin, yung plano po namin ni Senator Pacquiao before mangyari itong gulo is Jake, maghanap kayo ng laban na pwede na ako magretiro, at the same time mas marami tayong Pilipino matulungan. Yun po yung na ayos namin ni Mr. Arnold Bigapria. Kami po, Arnold Bigapria, ako, si Mr. Ping ni Pomoseno, na naayos po natin yung paradigm sports. Yan po yung paradigm, yan po yung laban ni Manny Pacquiao and McGregor. So to cut the long story short again, pumirma si Sen MP sa paradigm para ayusin na yung laban na yan. And then, dahil sa napapirma na po natin siya, ang gusto niya is, sabihin ko na ito to ha, gusto niyang humingi ng advance. Apo, sa paradigm na hindi naman nila kalakaran. So, kinausap namin mabuti ang paradigm para pagbigyan ang ating mahal na senador. Dahil ang alam namin, itutulong niya. Kung ano man yung perang ma-raise namin, itutulong niya sa tao. Tama po ba? And then, naayos po namin. So, nagbigay ang paradigm. On record po yan, ha. Nagbigay ang paradigm ng $2 million kay SNMP as a cash advance. Since lalaban naman siya kung anong gustong palabanan ng paradigm. Hindi pa po siya nakontento dun eh. Ang sabi niya po sa amin eh, dagdagan, gawing $4 million. So nakapagbigay na po tayo ng $2 million, humingi pa ng another $2 million. So kami naman ni Arnold, sinubukan ulit namin ng paradigm, hingan ng another $2 million. Hindi na po pumayag. Sabi niya, that's too much already. Kasi hindi namin kalakaran na magkaroon ng sistema na yung fighter namin hihingi ng advance. Kasi magsiselos yung iba pag pinagbigyan namin si NMP. So sabi namin ni Arnold, edi tayo na lang gumawa ng paraan para lang mapagbigyan si MP. Naka-raise po kami sa sarili namin pera na 65 million. So nakuha po niya 165 million sa amin.
65, sa amin dalawa ni Arnold, personal money. Nagkasanlasan labo kami para lang itulong at ibigay kay Senator Pacquiao. And then, yung 100 sa paradigm. To cut the long story short again, part 3. Nabigay namin pera. Nagkasanlasan labo kami. Nakuha niya yung pera ng paradigm. Tinakbuhan po kami. Nako! Hindi niya sinunod yung kontrata. Sandali, sandali, sandali. Hindi niya yung usapan namin. Oh. Para bang yung pagkakaibigan namin na napakahabang panahon na baliwala. Sandali, sandali. Na ang interest lang namin is para sa ikabubuti niya. Kayo po ba gawin sa inyo yun? Kahit 100 years pa kayong magkaibigan. Sandali, akala ko ba boksingero si Pacquiao? Hindi pala siya boksingero. Runner pala. Biro lang ha. Biro ko lang kayo. Hindi, hindi. So parang sinasabi, tinakbuhan daw. Grabe ha, kung ito ay totoo, medyo nakpo. At ang sinasabi pa nga niya dito, kung siya nga ay kaibigan, asama, na kayang gawin yon, ano pa kaya yung mga ano? So ang tanong eh, ato tanong. Ano man pakialam natin dito? O nga naman. Bakit ko pakialam meron? Hindi. Ang pakialam mo natin dito yung karakter. Napaka-importante yung natingnan natin. Meron ho bang karakter si Senator Manny na ganyan? Meron ho ba siyang masasabi nating background na ganyan? Ano ibig sabihin ng background na ganyan? Yung tumatalo ng kaibigan. Meron ba siyang personality na kahit kaibigan niya, eh, pag medyo na ano na, iniiwan na. Oh, di ba? Diyan natin malalaman, diyan natin mahuhusgahan kung meron nga bang personality ganyan si Pacquiao. Kasi sabi nung iba dito, meron. Halimbawa, kay Jabit, sabi nung iba. Na di ba si Chabit ganyan din na parang after na maging kaibigan eh medyo biglang tinira patalikod. Iba 'yun ha, iniisip nyo. Tinirang patalikod, ibig sabihin di ba kesyo ano-ano pa 'yung sinasabi. Doon patungkulo doon sa tax nung tabako, di ba? Pangalawa, sabi ng iba, meron niya kasi nga kay Pangulong Duterte, na dating kaibigan niya, dating ano, biglang merong personality na pala na sasaksakin naman ang nakatalikod. Yan yung mga tinatanong tuloy ng mga tao kung merong kinaugnayan itong mga ito doon sa kanyang kaugalian. Itong sinasabi ni Jake. Okay, tuloy natin. Hindi po ba sasama loob nyo? Mahal ko po si NMP. Pero paano nyo pong mamahalin yung maling gawain na ginawa po sa amin? Kahit sino po siguro tanongin nyo, mahihirapang dibdibin yung kung sa aming mga dikit niyang kaibigan na gawa niya yun. What more sa ibang tao? Yun. So yun ang pinaglalaban ito. Tulad ni Laban Japan Vlogs. Kahit ano pa issue nyo kay Pacquiao, basta solid hindi straight voting kami. Yun! Hindi, ito kasi sinasabi niya na parang kami nga mga kaibigan eh, tinatalo pa. Paano pa kaya yung iba. Okay, okay. Yun na sinasabi niya. Parang ganyan din sinabi ni Chabit eh, di ba? Oh. Masakit. Masakit na masakit. Pero actually na, kaiyak pero... Opo, huwag kang iiyak. Parang awa mo na. Please, huwag kang iiyak. Baka mamaya mapasana all tayo dito. Uwasan mo kapatid. Hindi ko naman kayang lununin na para bang... Eh, huwag mo lunukin! Para bang karapatan niya gawin sa amin yun? Dahil Manny Pacquiao siya? Porket Jake Joson lang kami o Arnold Bego Priya? Nakapaw! Kahit ano, pwede niya gawin sa amin. So, ay, Jesus! Hindi naman po siguro... Tama yun. So yan po yung storya na kinasasamaan ng loob namin na ganun pa man, binigyan po namin siya ng pagkakataon na i-correct. Gaya nga po sabi ni Mr. Tony Tan Kakchong ng Jollibee. Oh. Hindi naman... Dali, ba't nasali si Jollibee dito?
Dali, dali. Ba't may commercial ni Jollibee? Wala naman binibigay sa akin yung bakit pinag-usapan natin si Jollibee. John Perez, maraming salamat ha. Ala po eh, hindi ko po promote yan si Jollibee. Wala pang vegan burger dyan eh. Dapat naman Jollibee tsaka McDonald's. Ito ha, nananawagan ako sa Jollibee tsaka sa McDonald's. Ha, bakit? Yung burger machine, meron ng vegan burger eh. At saka yung ano ba ito, yung Army Navy, may ano na rin dyan, may vegan burger dyan eh. Sa Jollibee tsaka sa McDo, wala pa. Karawan nyo naman magkaroon makain ng vegan burger para makakain naman ako. O kung kahit ayaw ninyo ng vegan burger, kahit yung fish fillet na lang. Tinanggal nyo na rin yung fish fillet eh. Hindi naman nangyari yung chicken joy na sumarap overnight. Oo, tama nga naman. Sabi niya, ang dami niyang pinagdaanan. Christopher Caron, salamat. Sabi niya sa isang tao, pinabati ko kayo ni Arnel. Okay to make mistakes. But how fast can you correct that mistakes? That will define you. So kung alam na ni SNMP nagkamali siya, dapat i-correct niya. Kung yung puso niya ay pure at gusto niya talagang maging maayos yung samahan, eh hanggang ngayon po eh, parang nakalimutan eh. Parang bang So nag-abono siya ng 160 million pesos, di ba? So tinakbuhan daw siya, tama ba yun? Tinakbuhan siya? Paano kaya tinakbo yung 165 million? Naisip ko lang, sabi ko, paano kaya nilagay kaya sa bagyo? Gano'ng kadami? Binitbit mo yung 65 million, tumatakbo ka, no? Biro lang. Baka mamaya yung ano dyan, mamaya sabihin na naman, kasi yung dami nag-message sa akin eh. Vivian Juan, narami salamat po. Banat ba, yung dagat na sinasabi ni Isko, ganito, ganito. Talaga sinakyan nila yung daga na yun. Joke nga lang yun. Ah, 65 million, hindi 165. Okay? Paano kaya, saan kayo magkakasya yun? Hindi pa kasi ako nakahawak ng 1 million eh. Paano kaya yun, nakahawak nun, ha? I told siya, nagawin sa amin yun. Ah, 65 million sa Manila, paradigm 100 million. O, di 165 million. 65 million yung tinakbo daw. Naku, grabe. Diego Latigot, mag-research ka nga. Paano natin tatakbo yung 65 million? Parang karapatan niya na gawin sa amin yun. Oh. Na porket Manny Pacquiao siya, kami, Jake Hoson lang, or Arnold Bigapria lang. At dapat lununin na lang namin kung ano yung gawin niya na kahit di naman tama. So kayo na po maghusga kung dapat ba akong manatili o dapat ba akong mawala. Yeah. Siguro sa mga past dealings niya, nakasanayan niyang mag-advance para panggastos o whatever. Pero during the time of pandemic, wala. Ayan na naman si pandemic card, ha? Halos lahat trabaho. So talagang mahirap mag-raise ng pera. Pero believe naman ako sa kanila, nakapag-raise sila ng 165 million, ha? Grabe yun, ha? 65 million naka-raise ka. Saan mo kayo nakuha yun? Hindi, ito, hindi ko siya... Ito, ulitin ko, ha? I'm giving the benefit of the doubt dito sa tao na ito na baka naman totoo yung sinasabi niya. Pwede ding hindi. Okay? Tinatanong ko lang, parang 65 million nakahanap ka agad siya. Nabilib lang ako. Kasi nga, ano eh, 1 million yan, hindi ako makahanap. Ilang taon na akong bumubuno dito. Lahat ang negosyo, bagsak. So, kung kami, ha, mga sarili niyang kaibigan, ginawa namin kasi talagang piniga namin para lang mapagbigyan siya. And knowing and trusting him na ginawa namin yun for him, we sacrifice a lot of things for him, eh, hindi namin akalain gagawin sa amin yun. Tatakbuhan kami. Bakit kayo? Yun ang kailangan tanungin natin siya. Ay, tanungin natin! Gulat na gulat si Kuya. Kuya, gulat na gulat ka! Hindi, sige, tanungin natin. Senator Manny! Senator Manny! Marami kang Manny! Senator Manny, bakit mo daw tinakbuhan ito si Jake ng 65 million pesoses? Ha? Bakit mo daw siya tinakbuhan? Sa anong kadahilanan? At saan mo dinala yung 65 million daw? Sabi ni Jake, ha? Hindi ako. Saan mo dinala daw yung 65 million? Ah, pinamili mo ba ng bag? Pinamigay mo doon sa inyong 1,000 na pinamimigay sa tao? Saan mo dinala daw yung 65 million according to Jake Joson? Maganda nito. Hindi, totoo. Maganda nito. Pakisagot, Senator Manny.
Kasi kung hindi ito totoo, aba, sampahan mo ng libel case ito. Kaya medyo, alam nyo ito ah, walang biro ito ah. Oh, sabi nga ni, oh yan oh, sabi ni Miggy, buti ikaw naalala mo, bright mo talaga. Si Mike Hanupol nga eh, hindi binayaran. Oh. Yan din, according din yan kay, ano, kay Mike Hanupol sa interview ni, walang iba, siyempre kung itong ating favorite vlogger. Jan Perez, maraming salamat. O, di ba? Tinakbuhan daw ito. Daw ha, hindi natin sigurado ha. Hindi daw nabayaran si Mike Hanupol. According sa interview ng ating kapatid na... Wala, nandula ng dila ko. Nana pa yung pangalan, ino. Dali! Ininyo Barzaga! Ang hirap nagbabasa ng napakarami. Ayun, yung interview ni Nino Barzaga, ni Ninyo Barzaga kay Mike Hanupol. So ito din daw, aside from kay Mike Hanupol na hindi binayaran, daw, di umano, ito din, Senator Manny, marami nang nag-aakusa sa'yo. Marami nang nag-aakusa sa'yo, pakisagot naman po. Pakisagot na kasi... Medyo questionable ka na. Medyo kini-question ka na. Una si Mike Hanupol na nagsabi, pangalawa itong si Jake Joson, oh. Eh ano ito? Tao mo ito noon. At saka ito ah, ito. In fairness talaga naman kay Jake. Okay? Hindi ako maglalakas-loob na sabihin ito kung wala akong ebidensya. Delikado siya dito, ha? Hindi totoo. Delikado siyang ma-libel dito. Isipin mo, diretsuhan niyang sinabi na tinakbuhan. Tinakbuhan siya ni Senator Manny. So hindi maganda yan. Ibig sabihin, kung ikaw eh medyo nagsisinungaling o medyo naninira ka lang, delikado yung pinagsasabi mo. Pwede kang ano dyan, ma-libel dyan, kulong yan. At pwede ka pang ano dyan ni matindi talagang parusa at saka yung, bayad. So dapat, eh siguro, sumagot na ito si Senator Manny. Senator Manny, pakisagot na po. Nabayaran mo ba si Mike Hanupol? Pangalawa, tinakbuhan mo ba itong tao mo? Nang 65 million daw? Pakisagot naman po. Ha? Bago ka tumakbong presidente, pakisagot naman ito. Talagang timing ngayon. Bakit? Hindi ho. Malamang, kasi ito Rio, ito naman yung nagsasabing iba na, eh bakit ngayon lang? Okay. Ito, meron mga ganun. Ako, ito ang point ko. Siguro, kung totoo man ha, I'm not sure ha, kung totoo man, eh baka biglang naisip niya sa puso niya nung nagising-gising siya. Na sandali, itong taon itong tatakbong presidente, eh may alam ako dito na ganito. So better ilabas ko na bago pa ito manalo. Pwedeng ganun, possible ha. Pero I'm not saying na totoo yung sinasabi nito. Ulit-ulitin ko, Senator Manny ha. Baka patay ko, idamay mo dyan. Wala ho akong sinasabing totoo itong sinasabi ni Jake. But it's better for you to answer. Kasi hindi na ho biro ang sinasabi nito. Kasi hindi kami tumakbo sa kanya. Siya ang tumakbo sa amin. Kami kinuhanan niya ng pera. Hindi kami kumuha ng pera sa kanya. So, yung tanong mo na yan, siya dapat sumagot yan. At hanggang ngayon po, naghihintay pa rin po kami ng sagot. Sana man lang, mag-reach out siya na sabihin niya na ibabalik ko na lang yung pera. Or ayusin natin yan, yung pagkakamali. Or nangyari na lahat yan. Sorry. At i-correct na lang natin. Ayusin ito yung kontrata. Tuloy natin yan kung ano man yan. Pero ang ito ang tanong ko. Ikaw naman, Jake Joson. Kung ikaw itinakbuhan, sabi mo, na alam ko meron siyang demanda itong si Manny Pacquiao from Paradigm. Pero hindi lang naman ho yung Paradigm ang sinasabi mong tinakbuhan ni Senator Manny. Ang sinasabi mo isa pang tinakbuhan ay ikaw. Ikaw ba may demanda? Yan ang maganda rin nating itanong. Kung ito bang tao na ito ay nagdemanda rin kay Senator Manny.
Kasi ko ikaw naman tinakbo ng 65 million. Magdedemanda ka talaga dapat, di ba? Or else, walang kakwenta-kwenta yun. Para makabahayad ako sa inyo, maraming pwedeng paraan eh. Pero hindi po niya ginawa yun. So, ang feeling ko is, feeling niya, entitled siya na gawin sa amin yun. Anong feeling yan? As in, feeling... Feeling-piling? Ano? Ano? Doon siya nagkakamali. Dahil hindi kami papayag na yung mali, gawing tama. Sorry, prinsipo po yun. Kahit na sino po. Maraming beses, siguro kung sandaan meron eh. Baka magsawa ka na nga eh. Ayoko na i-detalye. Okay, medyo personal na iba. O baka tinanong mo lang naman ako kung ano yung dahilan bakit nawala ako sa kanya. So, I have to give you a valid reason na bakit ako nawala sa kanya. Or else, ako naman ang babalik na rin ng mga yan. Sasabihin nila, sa tagal namin magsama, wala baka ako. Ba, baka nga balik na rin kanya. Boksingero yun, di ba? Baka pag sabak sa'yo, baliktad ka ng agad. Biro lang ha. Utang na loob, bakit ako mali sa kanya? So, you need a valid reason para yung pinagsamahan mo na yon ay katalikuran mo na lang. Kasalanan niya, hindi kami. Hindi, maliba sa pera. Pera, that's one thing eh. Wala yun eh. Sa akin, bali wala yun. Kahit walang perang involved. Yung word of honor. Ay, hindi ah, hindi. Sorry, tutol ako dun ah. Sorry ah, tutol ako dun. 65 million, wala lang yun. It's a word of honor. Hindi. Sorry kung kumukontra ako ah, pero... Hindi, ako naniniw... Hindi pala ako naniniw. Basta, I will reserve my judgment. Okay? Ganito lang. I will reserve my judgment, number one. Dapat magdemanda to si Jake. Kung totoo yung sinasabi niya. Kasi 65 million yan, hindi biro. Pangalawa, kung hindi naman totoo yung sinasabi nito, dapat magdemanda si Pacquiao. Kasi hindi biro ang 65 million. It's not just word of honor. Hindi po yung candy na inutang. O kaya yung inutang ng kaibigan ko na hindi pa binabayaran hanggang ngayon. Yung utang ng utang dyan, mga utang ninyo. Ay hanggang ngayon hindi pa binabayaran. Mura lang yun. Mga tigli 5,000 lang yun. 2,000, ganun. Pwede yun. Pero 65 million? Ibang usapan yan. Pag ako inutangan mo ng 65 million at tinakbo mo, sabi ko sa inyo kahit ganito ako katanda at kalaki, habulin talaga kita. Ano yung totoo naman 65 million? Ikaw utangan ka ng 65 million, hindi mo habulin? Hindi ka magdemanda? Meron niyang demanda, ano ba? Demanda ng paradigm yan nakita ko. Ano ba? Hindi ko pa nakikita yung demanda nito. Dalawa yan eh. Ang ulit-ulit naman eh. Yung paradigm nagdemanda na. Okay, ipapakita natin yan. Etong si Jake, hindi ko pa sure kung nagde-demanda siya. Oh. Oo, may demanda na siya. Oh, ayan. Galit. Ana, galit na galit ka! Ayan, hanapin natin kung may demanda si Jake. Pag meron, nako, mukhang mas matibay to, matibay. Diba? Yung word of honor. Walang pera. O, wala tayong pinag-usapan pera. Oh. Pero yung as your friend, sinabi mo na, sige, ayusin yan. Pinirmahan niya. Yung kontrata and everything. Yun, the moment lang yung pinirmahan mo yun. It's just like a covenant with God. Di ba? Kung naniniwala ka sa Biblia, may covenant si Moses. And between tao and Moses. Binrake mo yung covenant na yun between you and your friend eh. So, it's just plain word of honor. Walang pera involved. But yung word of honor itself, masakit po yun. Oh, wait lang ha. Oh, yung mga nagsasabi dyan na nagdemanda si Jake Joson nasa drawing pa boss. Wait lang ha. Kasi ngayon ha, yung mga nagsasabing may demanda na si Jake. So far, abang ginugol ko kanina at ngayon, wala akong nakita. Okay? Kung meron kayong nakita na nagdemanda na si Jake, paki-inform ako, ilagay nyo dyan yung link. Sisilipin natin. Kung sa kaibigan niya nagawa yon, what more sa hindi niya kaibigan? Yun, kaya hindi ko dinetalye yung nitty-gritty nung nangyari. It's more on yung broad lang na yung nangyari, yung tinanong mo lang, di ba? Kasi may kaso na po.
Yung partner namin, yung nagbigay ng $2 million in advance, is nag-file na ng kaso sa kanya. Okay. Ongoing sa Amerika. Oh. And anytime soon, baka lumabas na yung decision. And I'm very... Okay, ipakita natin yon para naman ho, malinaw. Ayan po yung kaso na yon. Ay, mali. Hindi pala yan. Ito. Ayan, yan. Pacquiao faces breach of contract lawsuit from Paradigm Sports. Ah. So, ito, Atar who runs Paradigm Sports Management. Ayan. Okay. Atar, per the report, is attempting to get $3.3 million advance from Pacquiao and seeks an injunction against the Spence set on fight August 21. So, sa madaling salita po, etong Paradigm, okay, nagdemanda na. So, aantay na lang natin kung itong si Jake magdedemanda. Okay, malinaw po yan ha. So may demanda na si Pacquiao sa Paradigm Sports. Okay? So sabihin, somehow, merong pinaguhugutan itong sinasabi ni Jake. Okay? Ang tanong na lang ngayon natin, totoo ba yung kanyang kwento? Okay, so malalaman natin yan. Siguro mas maganda is kay Jake, magdemanda ka para mas malumabas, di ba? Very, very sure. Panhalo po ang Paradigm. That's another problem for SEN-MP that we cannot control anymore. Kahit ba yakapin ako ni Manny, umiyak sa akin, sorry sa akin. Yes, yakapin ko. Patawarin ko siya. Mahal kita, SEN-MP. Hindi kita pwedeng pabalik. Grabe, no? Kung sakasakaling totoo nangyari. Kunwari lang, isipin nyo. Kunwari, ha? Totoong yung nangyari na yan. Naging presidente si Pacquiao. Tapos may demanda siya sa Amerika. Tapos biglang kinatigan ng korte ng Amerika. Tapos presidente si Pacquiao. Ang sagwa nun, the president of the Philippines. Ba natalo sa kaso ang pangiting na nun? Ay nako, lupet. Yan. But you have to face the law, justice. Then dun yun yung papasok na yung kaso ng Paradigm. Kasi you break the law, you have to face the law. Oo nga, sabi nga ni Balita, no one is above the law. So may kaso na po yan, yung detalye, makikita nyo po yan na sa Los Angeles County Court. Ayan, pwede po kayo mag-research dyan. So lahat ng sinasabi ko, in details, kung gusto nyo ng detalyado, pwede nyo tawagan yung abogado ng Paradigm, si Miss Attorney Judge Burstyn, para meron kayong idea. Pero basically, ang tanong mo lang naman sa akin, kung bakit ako nawala kay MP. So I have to answer you straightforward. And at the same time, with all my heart, masakit po na mawala kay Sen MP dahil hindi po ako empleyado niya. Never po akong naging swelduhan niya. Kaibigan po niya ako. At kaibigan ko po siya. Ako, mahirap yung mga ganyang kaibigan ka. Walang monetary compensation doon. Yan din yung sinabi sa akin nung ex ko. Friends lang tayo. Yung pala gusto ng benefits. Unan mo. Biro lang. Ay, pasok na naman! At just pure pagmamahal isang kaibigan. Yun po yung na-break. Yun yung hindi masasabi mo masira dahil sa pangsariling interest. Sabi ko. Subukan na talaga. Di ba sabi nga nila, you can always forgive but you can never forget. Ayan, taray. Parang yung mga jobang nang iwan sa inyo. I forgive, but I will not forgive. X ka na sa akin. Ganun eh. Hello, kidding aside. Grabe. Of course. 65 million, nakakapag-kidding aside pa siya. No? De, siguro mayaman sila.
Di, kasi alam mo, ito nai-imagine ko, kunwari ako natakbuhan ako ng ganun. Talaga siguro mawiwindang ako. Hindi, yun lang ang naisip ko. Eh, siguro iba-iba tayo ng level ng kayamanan sa buhay. Pero ako matakbuhan nga lang ako ng ano eh. Diba, nakipag-away pa nga ako doon sa isang pinagbilang ko sa Lazada, sa Shopee. Ayaw ipasoli sa akin. Magkano lang yun, wala pa 1,000. Eh parang feeling ko kasi niyurakan ng aking pagkano. Hindi ako katulog dahil lang doon. Walang biro. Pero 69 million, parang mahirap ata magbiro pag gano'n kalaki, ha? Boxing, as a boxer, wala na siyang kailangan patunayan pa. Kumbaga, binigay na ng Diyos lahat. Ayan, sabi niya, Boss Banat, may mga promoter yan. Wala naman ako sinasabing hindi. Oy, hindi ko, ito ha. Ulitin ko, paulit-ulit. Ulitin ko ng paulit-ulit ha, hindi ko pinapanigan si Jake, hindi ko pinapanigan si Manny. Pinakikinggan natin both sides, okay? Wala tayong sinasabing totoo sinasabi ni Jake, wala rin tayong sinasabing totoo sinasabi ni Manny. Pinapakinggan natin both sides, okay? Ang sinasabi ko lang, pag ako natakbo ng ilang... Siguro kahit matakbuhan lang ako ng 5,000, baka talagang abulin kita ng Ducati ko. Ay, wala pa pala akong Ducati, Sir Arnel. Lahat ang pwedeng ibigay sa isang buksingero kay Senator Manny Pacquiao. Wala na. Kahit na kung sino pang god ng boxing. Hindi assistant yan. Eh, no, nakasulat na nga eh. Anong gusto mong gawin ko? Special assistant ni Manny Pacquiao. Anong gusto mo ilagay ko? Ikaw naman eh. Hindi, biro lang ah. Naibigay na lahat kay Senator Pacquiao yun. Kaya as a boxer, wala siyang kailangang patunayan pa. So, other than boxing, bakit siya pinapasok tong politika, bakit siya pinapasok tong ibang bagay, eh, again, sa mga personal interest, sa mga personal ambition. Ito iba sa, talagang, ito ako, yung caption ko, ginaya ko lang dito, ha? Ayan, nakasulat to. Special assistant. Eh, masyado mahaba, kaya assistant na lang. Siya natanongin niyo doon kung ano po yun. Ayoko na rin magsabi, baka sabihin, pinapangunahan natin siya. Di ba? Actually, minsan doon... Ayan, sabi nitong 30 miles 01, both sides, eh, wala pang comment si Manny. Ang ibig ko sabihin po ng both sides, always remember until proven guilty, he is, ano, Manny Pacquiao. Hindi, totoo, until proven guilty, ako, ang tingin ko, hindi ako kagad kasi pasensya na hindi ako yung tao na basta pag may napanood, may nag-akusa, paniniwalaan ko na kaagad. Even if kalaban pa yung inaakusahan, I always look at both sides. Ano yung side ni Manny? Innocent until proven guilty. Okay? So, only the court could say you're guilty. Kaya nga ang sabi kong paulit-ulit sa inyo, ha? Paulit-ulit sa inyo, ha? Ulit-ulit. Maganda, sampahan ni Jake si Manny Pacquiao. Kasi ang hirap pag magbabatuhan lang. Ako, hindi ako naniniwala kasi sa batuhan lang ng alam mo yun, ng putik. Okay? Remember ha, this is a time ng kampanya, time na ito ng eleksyon. Normal na magbabatuhan. Normal yan. Yan ang senaryo ng eleksyon. Normal. Kaya nga, kung gusto mong mapatunayan at paniwalaan ng tao, dapat gigit na ngayon ng husgado. Dapat magkademandahan. Pag nagkademandahan, both side magdemanda dapat. Magdemanda si Senator Manny ng libel, magdemanda rin ito ng ewan ko kung anong tawag dyan, istapa. Kasi tinakbuhan siya, di ba? So dapat pareho silang magdemandahan. Then, the court will decide how they're trained to do that, to cross-examine every witness, to cross-examine the evidence, hindi lang basta-basta. Kasi yung sagutan, muntik na nga maging
santo yung isang presidente natin dahil lang sa gali niya sa sagutan. Di ba? I mean, pinalabas through the media, mukha siyang banal na banal. Oh. Mahirap maniwala ngayon until talaga magkaroon ng husgadong nag papatunay o nag-judge ng mga ebidensyang pinipresenta. Ganun ho tayo. Hindi ho tayo basta, hindi ho, pasensya na ho, hindi ko personality ang gullible. Doon sa iba, madali ho. Okay? Doon ako ano eh, parang minsan nalulungkot din ako doon eh dahil majority sa atin dito, kahit ikaw, may mga kamag-anak ka, may mga kasamaan ka na nag-suffer sa COVID-19, alam mo kung sino lang talaga yung present doon para tumulong. Kahit ikaw, kaibigan mo, hindi mo nga matulungan yung kaibigan mo. Bakit? Bawal eh. Sila lang talaga na doon eh. Diba? So, nakakalungkot lang na kailangan pa bang maging congressman ako para magkaroon ng boses. Tama na yan, tama na yan. Medyo hinaluan niya na ng doon sa part na 'yon, ititigil na natin ha. Medyo hinaluan niya na ng ano eh. Ng party list niya. Oh, wala magbabanggit ng party list, banned kagad dito ha. Sting, nakipag-partner si Joson sa Paradigm kaya yung demanda ng Paradigm $3.3 million kasi kasama na yung pera ni Joson sa ah! Pero wait. Nagdemanda sa state si Joson. O sinama lang doon. Hindi, dapat magdemanda siya dito. Hindi, sa akin ha, dapat magdemanda siya dito. Hindi lang doon sa Amerika. Kasi sabi mo nga, di ba, merong kinuha. Sabi niya, siya mismo nagsabi, may kinuha doon sa Paradigm, pero meron din na siya nag-abono. Hindi kinuha sa Paradigm, inabonohan niya. Di ba? Meron binigay yung Paradigm, eh kulang, humingi pa si Pacquiao. Sabi niya, ibig sabihin, inabunuhan niya, galing sa sarili niya. O kung kanino man galing. Sabihin, personal yun. Dapat magdemanda rin siya dito. At ako din, gusto ko rin magdemanda ng libel si Pacquiao. Kasi doon maglalabasan ng ebidensya eh. Pag hindi nagdemanda si Pacquiao ng libel, aba, delicate yan. Hindi, totoo ha. Kasi alam mo, sa totoo lang ha. Pag hindi nagdemanda si... Kasi pag nagdemanda ka ng libel, tapos magpipresenta siya ng ebidensya, paano naging libel? Ito, ebidensya ko. O, patay si Pacquiao doon. Pero pagka... hindi nagdemanda si Pacquiao ng libel, ibig sabihin, pwede, possible din ha, possible na alam niyang may hawak itong ebidensya. Kaya nga maganda niyan, sa korte pumunta, hindi lang sa media. Huwag kay tulpo ha, delicates. Sa US kasi nangyari ayan ata by sa Don King. Sakso doon ka lang dapat. Ah, pwede. Pwede naman. Tama, pwede dahil doon ginawa yung quote unquote crime. May point ka. Basta yun. Yun dapat ang gawin, magdemandahan sila, ha?